Magandang umaga mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito ng ating update sa magigintayan ng panahon sa susunod na 24 oras. Sa kasalukuyan, tatlong sama ng panahon o weather systems ang ating binabantayan sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Una, patuloy natin minomonitor itong si Bagyong Koinu na dating si Jenny. At kanina alas 3 ng umaga, ito ay nasa layang 725 kilometers kanluran ng extreme northern Luzon. Ito ay mataglay na lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot sa 155 kilometers per hour at pagbugso na umaabot sa 190 kilometers per hour. Halos hindi gumagalaw or almost stationary itong si Typhoon Koinu at wala naman itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Pangalawa, itong si Bagyong Bulaven. Isa itong tropical storm at international name niya Bulaven, nasa labas rin ng ating PAR. At kaninang 3 a.m. ito ay nasa layong mahigit 3,000 kilometers silangan ng Visayas. At ito ay may taglay na lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot sa 65 kilometers per hour at pagbugso na umaabot sa 80 kilometers per hour. Mabagal itong gumagalaw pakanluran at hindi naman natin ito inaasahang papasok ng ating Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na araw at wala rin tayong inaasahang direktang epekto ng nasabing bagyo sa anumang bahagi ng ating bansa. Pangatlo, itong low pressure area na mas malapit sa ating bansa ay nasa labas rin ng ating PAR at yung 3 a.m. location nito ay nasa layong 1,845 kilometers silangan ng Visayas. Nananatiling maliit yung tsansa na nasabing low pressure area na ito na maging isang ganap na bagyo sa mga susunod na araw at posible itong makapasok ng ating Philippine Area of Responsibility within the next 24 to 48 hours. At sa ngayon ay wala rin itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Kaya naman makikita natin dito sa ating latest satellite images na maninipis na kaulapan lamang ang umaabot sa ating kapuluan. Patuloy ang pang-iral ng southwest monsoon o hanging habagat sa kanlurang bahagi ng Hilaga at gitnang Luzon. Kaya for the next 24 hours, Metro Manila and the rest of the country, makakaranas tayo ng pangkalahatang maaliwalas sa panahon, malibot na lamang sa mga tsansa ng isolated rain showers or localized thunderstorms. At para naman sa magiging lagay na ating panahon ngayong araw dito sa Luzon, Metro Manila at sa malaking bahagi pa ng Luzon, makakaranas tayo ng generally fair weather conditions, mainit at paalinsangan ngayong umaga hanggang sa tanghali, pagsapit ng hapon hanggang sa gabi, asahan natin yung mga tsansa ng panandaliang buhos ng ulan na dulot ng localized thunderstorms. Agwat ang temperatura sa lawag ngayong araw, posible maglaro mula 24 to 32 degrees Celsius. 17 to 23 degrees naman dito sa Baguio City at 24 to 34 degrees Celsius sa Tagigaraw. Temperature forecast para sa Metro Manila ngayong araw ay mula 24 to 32 degrees Celsius, 22 to 30 degrees naman dito sa Tagaytay, at 24 to 33 degrees Celsius sa Legazpi City. Puerto Princesa at Calayan Islands, temperature forecast natin ay 25 to 33 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Visayas at Mindanao ay generally maaliwala sa panahon rin ang ating inaasahan. Ngayong umaga pa lamang o ngayong madaling araw, may mga naitala na tayong thunderstorm activity sa ilang bahagi ng Visayas, particular na sa mga areas o sa mga ilang areas ng Iloilo, sa areas ng Cebu at Bohol. Panandalian lamang yung mga pag-ulan na ito, so asahan natin mamayang umaga hanggang sa tanghali ay mas magiging maaliwalas ng ating panahon, mababawasan yung mga pag-ulan na ito. So generally, fair weather conditions throughout the day. Mamayang hapon hanggang sa gabi, maghanda muli tayo sa mga banta ng bigla ang pag-ulan na dulot ng localized thunderstorms sa areas ng Visayas at buong Mindanao. Agwat ang temperatura sa Iloilo ngayong araw, posible maglaro mula 26 to 33 degrees Celsius. 25 to 32 degrees naman dito sa Cebu at 26 to 33 degrees Celsius sa Tacloban. Temperature forecast para sa Cagayan de Oro ngayong araw ay mula 24 to 32 degrees Celsius. 24 to 34 degrees naman dito sa Davao at 25 to 33 degrees Celsius sa bahagi ng Zamboanga. At sa kalagay ng ating karagatan, wala namang nakataas na gale warning sa anumang baybay na ating kapuluan, banayad hanggang sa tamtamang pag-alo na ating inaasahan, at iba yung pag-ingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag, sapagkat kung meron po tayong offshore thunderstorm activity, ito yung mga pag-ulan sa ating mga dagat baybayin, asahan natin ang bahagyang paglakas ng hangin, kaakibat nito ang bahagyang pagtaas ng ating mga alon. At para naman sa ating 3-day extended weather outlook sa mga piling syudad ng ating bansa,
Bukas, araw ng Lunes, buong Pilipinas. So sa mga areas ng Metro Manila, Baguio, Legazpi, Metro Cebu at Metro Davao, magpapatuloy itong generally maaliwalas na panahon. May chance pa rin tayo ng mga pulupulong pag-ulan na may pagkulog at pagkilat na dulot ng localized thunderstorms. Ngunit pagsapit ng Martes at Miyerkules, dahil nga inaasahan natin ang bahagyang paglapit nitong low pressure area sa labas ng ating PAR sa ating bansa, itong trough extension ng nasabing sama ng panahon, posibleng magdulot ng mga kalat-kalat na pag-ulan, pakulog at pagkilat sa silangang bahagi ng ating bansa, particular na sa mga areas ng Southern Luzon at ilang areas rin ng Visayas o sa mga syudad ng Legazpi at Metro Cebu, posibleng tayong makaranas ng mataas sa tsansa ng pag-ulan sa mga araw ng Martes at Miyerkules. Kaya sa mga nabanggit na lugar, maghanda tayo sa mga banta ng biglang pagbaha at pagguho ng lupa at patuloy na rin tayo mag-monitor ng mga updates sa pinapalabas ng pag-asa ukol sa sama ng panahon na ito. Agot ang temperatura sa Metro Manila sa susunod na tatlong araw, posibleng maglaro mula 24 to 32 degrees Celsius, 17 to 23 degrees naman dito sa Baguio City at 24 to 33 degrees Celsius sa Legazpi City. Temperature forecast para sa Metro Cebu sa susunod na tatlong araw ay posibleng maglaro mula 24 to 32 degrees Celsius at 24 to 34 degrees naman dito sa Metro Davao area. Ang haring araw dito sa Kamaynilaan ay sisikat mamayang 5:46 ng umaga at lulubog naman mamaya sa 5:41 ng hapon. At para sa karagdagang impormasyon tungkol sa ulat panahon, lalong-lalo na sa mga thunderstorm advisories na posibleng i-issue ng ating mga pag-asa regional centers, ay follow kami sa aming social media accounts at DUST_pag-asa. Mag-subscribe na rin kayo sa aming YouTube channel sa DUST Pag-asa Weather Report at palaging bistahin ang aming official website sa pagasa.dust.gov.ph. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang umaga sa ating lahat. Ako po si Dan Villamil nag-ulat.